Okay, so good afternoon, boss fans. Good afternoon din sa Power Tools team. So, kung may mga viewers na po tayo dyan, please comments na. Para makita ko na kung ilan na yung viewers ko. Then, start that. Para makapag-start na tayo. So, please comments. Or likes. Three before three. Tama. So, waiting lang po ako ha, sa mga viewers natin. Kapag may viewers po, please comments para makita ko na po kayo. Then, exact 3 o'clock, start na tayo. So, yun. Shout out po sa Boss Power Tools team. Shout out kay Boss William Go. Shout out kay Boss Golden. Shout out sa QS team. Oh, QS, QM, QM team. Then shout out din kay Nate Umlas, yung accessories manager natin. Ayun, shout out din pa Shortek Enterprises. So yung dealer po natin sa may Makati. Okay, so kung sino pa yung dealer natin sa Makati, shout out din kay Great Tools. Okay. So silang dalawa lang naman ang dealer natin sa Makati kung mapapansin nyo. Okay, so 1 minute before 3. Hope na nandyan na kayo, viewers. Please comments. Magandang hapon. Sorry kung may mga naririnig kayong mga background. So, yun, may gumagawa kasi sa kapitbahay ko. Kaya, maririnig nyo yung mga drill, martilyo. So, yun. Okay. So, malapit na mag-alas 3. Kunting ano na lang, alas 3 na. So, sana po, nandyan na po kayo. Nakapag-start na po kayo ng comments nyo dyan. Please lang, comments na. May viewers po ba? Okay, so, bago ako mag-upisa uli, shout out again. Kung may viewers, sa lahat na viewers, shout out. Okay. So, seconds. 15 seconds. Then, start na po tayo. Comments, please. Okay, so start na po tayo. So, yung topic for today is GSH-11A. So, GSH-11A, yan po. Okay, so kung nakita nyo po yan, GSH-11A. So, yun, may nakita na akong nag-flash na isa. Okay, so of course, siyempre, paandarin muna natin kung talagang umaandar itong 11A natin. Diba? So, ito po siya. Tapos, ito po siya. Saksak. Then, ito yung switch lever niya. Yung dito. Okay, so, tarapin nyo, mandar. Ito yung speed control niya. Okay, so, mandar siya, diba? Ayan. Dapat, pagbalik natin, umandar din to. So, nabunot ko na siya. Start na po tayo. So of course, yung tatanggalin natin yung accessories muna, ito yung handle para hindi siya sagabal sa pag
ikot-ikot natin. Okay? So, tabilan natin dito sa tabi natin para mamaya. Okay? So, wala na sa gabal. Ito na lang yung alambre. No need na natanggalin. So, next, ito yung lever niya. Sungkitin na natin ng flat screw. So, ang flat screw yung pinakauna nating tools. So, next, of course, yung cordless natin. So, yan, andyan pa rin yung cordless. Yung adapter natin, naging dalawa na. Gawin natin extension ng may isa. Okay, so salpak na natin yan. Meron pa rin tayong circlip, long nose plier, tsaka yung grasa natin. Okay, so may grasa tayo. Tapos, yung socket, tsaka with adapter, socket 10mm. Okay. So, 10mm yan. Hindi lumabas. Wait lang, medyo gumalaw yung camera ko. Okay, so, yun, 10mm. Phillips screw, PH2. So, flat screw, slotted screwdriver, bits, so, number one. Then, yung maliit na flat screw, at saka yung, may alambre tayo ngayon na may baluktot sa dulo, di ba? So, makikita nyo yun mamaya kung saan ang application yan. Tapos, torque screw natin, dalawa na siya. So, 25 at saka 20. So, then yung allen natin, kung napansin nyo, mayroon mahaba, dalawa, mayroon din tayo maiksi na allen. So, ito, pang palambot lang to, ito yung pang drive natin para mabilis magtanggal ng screw. So, number 4 at saka number 6. Tapos, may number 10 tayo. Okay? So, start! Let's start. Okay? So, manood lang kayo dyan kung nandyan na kayo. So, yes, may dalawa na. Please, comments lang. So, yun nga, tuloy natin. Flat screw, sungkit lang natin itong lever niya. Switch lever, okay? So, sungkit lang konti. Push sa baba. Then, dito natin siya sungkitin din sa isang side. Okay? So, ganun lang pagtanggal. So, lagay lang natin dyan, hilira lang natin dyan. So, next. Yung mga screw dito, kung nakikita nyo yan, yung mga screw dyan, anim. So, yan. Yung next natin. So, yun. May mga viewers na tayo. Okay? So, present. Shout out sa lahat na viewers. Okay? So, ang drive natin dyan ay yung number 25. So, number 25 na torque screw. Okay? So, tanggalin ko muna yung mga screw. Napansin nyo, medyo nag-clutch. Okay? So, tapalan natin dyan ulit. Okay. So, yan yung mga screw niya. So, tanggalin na natin yung cover. So, simple lang kasi natanggal natin yung screw. So, ito na siya. So, tabilan natin dito. Okay. So, shout out kay Kenneth daw, Marabilla. Ayun, shout out ulit kay Shortek daw, Shortek Enterprises, yung dealer natin sa may Makati, sa Batangas Street. Okay. So, natanggal na natin. Next, tanggalin pa natin yung pinaka-cord niya para hindi sagabal sa pag-ikot-ikot natin. So, ito na yung flat screw ang gamitin natin. Okay? So, napansin nyo, hugot lang ako. Salpak. Kasi may adapter na ako, di ba? Okay? Tapos, number 20. Para dito sa clamp. Sa clamp niya. Okay? So, yan. Lira lang dyan. So, natanggal ko na yung cord para wala sa gabal. Tabi lang natin dito sa upuan ko. Okay? So, libreng-libre na tayo magbaklas ng unit natin kasi nawala na tayo sa gabal. So, balik tayo natin. Ngayon, gamitin natin yung number 10. So, 10mm na alin. Okay? So, medyo persahin lang konti para magbaklas. Okay? So, kung nakita nyo yun, ganun lang naman. Shockin mo lang siya konti para
mabilis mabaklas. Then, yan, hiliran natin ulit dyan. So, next, yung dito ay yung number 25. Okay, so number 25, torque screw. Para dito sa apat na screw sa taas, sa armature cover. Okay, so sana nasundan nyo yung pag-disassemble natin ng 11A. Okay. So, yan. Tagal natin mga screw dyan para hindi maligaw. So, next. Siyempre, natanggal na natin yung cover. Tanggal natin yung carbon brass. So, gamitan natin ng long nose or flat screwdriver. Okay? Pwedeng long nose, pwedeng flat screwdriver. So, kasi kung flat, susungkitin mo lang siya ng ganon. Okay? So, yan. Andyan na siya. Ganon din sa kabila. So, hindi ko napapakita. Ito, nakita nyo naman sa kabilang side. Next. Gamitan natin itong alambre na to. So, dito sa kabilang side, hindi ko napapakita sa inyo. Diyan na lang sa kabilang side. Okay? So, ito na yung carbon. Nakuha ko na. Ang pagkuha ng carbon, so, yan. Sana makita nyo. Okay? Okay. So, simple-simple. Next. Phillips screw. So, hindi ko ulit papakita ang side na to. Diyan na lang ako sa kabilang side pakita. So, kung nakita nyo yan, itong screw, tanggalin natin. Screw ito ng brass holder. So, kasi kailangan natin iangat yung brass holder niya. So, ngayon, kung angat natin yung brass holder, kailangan natin lagyan ito para hindi bumalik kasi bumabalik siya. So, kailangan lang natin dyan. Okay. So, angat ko pa ng tulo ha, para sure ball na na makaangat siya. So, ganun din sa kabila. Okay, hindi ko na papakita. Okay. So, para makuha natin yung armature. So, armature natin, sungkitin na din natin yan ng flat screw. Okay. So, yan na siya. Nakalabas na yung armature natin. So, tabi lang natin lahat dyan. Ngayon, kunin na natin yung kinalang natin. Okay. Okay. So, nakabalik na bumalik na yung brass holder niya. So, yan na. Kinalangan natin para magpantay siya ganyan. Okay. Kung sana makita nyo, nakapantay pa ganun. So, ngayon, pwede naman natin tanggalin yung brass holder para makita natin yung pinakaloob. Diba? So, ganun pa rin. Pwede natin gamitan ng long nose or flat screw itong terminal pagtanggal. Okay? Pero ngayon, gamitan ko ng long nose ito. Okay? Sana nakita nyo kung paano. So, ginanong ko siya. Next. So, natanggal na natin. Pwede natin tanggalin yung brass holder niya. Okay? So, ito yung linya ng fill coil natin. So, kahit magkabaliktaran yan, okay lang naman yan. Wala naman problema yan. Kasi, easy naman siya. So, alternating current. So, yan yung fill coil natin. Malinis na. Tanggal natin yung brass holder. So, mamaya pag maintenance, makikita nyo yan kung paano. Okay, next. Ito yung apat na screw. Tanggalin natin yung apat na screw. Okay? Okay? So, gamitin natin dyan yung number 6 na allen. Okay? So, pokpok lang. Okay, lumambot na. Yung sa kabila. Okay, palambutin lang natin para mabilis. Kasi pag lumambot na yan, simple na siya. Okay? So, next, kabila. Okay? So, ngayon malambot na siya. Madali na lang siya tanggalin. So, i-drive natin siya ng number 8 pa rin na number 6 pa rin na allen. Pero, lagyan natin ng extension para mahaba. Wait lang. Mainit. Okay?
Tinggal natin yung screw dyan. Okay, sana nakita nyo. Okay. Okay, so tanggalan natin yung pinaka tool holder nya. So ito yung buong tool holder. Patungko lang muna sa basahan. Okay, sana wag matumba. Okay, so libre-libre na tayo ulit magtanggal ng mga motor housing at saka mga cover. So tanggalin natin to. Yan, tabi ko lang dito. So, yan na siya. Kitang-kita nyo na. Libre-libre na, di ba? So, ingatan ko lang yung wire. Baka maipit. Tabi ko lang muna dyan. Yan. Ngayon, kung gusto natin buksan ito, ang gamit naman natin yung number 4. Number 4. So, luwagan ko lang to. Para ma-drive natin mamaya ng mabilis. Okay. Okay. So, kita nyo. Okay. So, yan. Next. Flat screw para masungkit natin tong cover nya. So gear cover. So yan, gear cover. May o-ring yan para hindi mag-leak yung grasa. Okay. So ngayon natanggal na natin yan. Yan na siya. Okay, open na open na. So ang pagtanggal naman nito, binubunot lang to. So bunutin lang to. Okay. So medyo may kahirapan konti dahil kumakapit yung o-ring sa loob. Okay, so medyo mahirap, tanggalin konti. Dumudulas. Wah. Wah. Oh my. Mahirapan ako, wait lang. Medyo matigas. Sana madukot ko dito. Kumakapit yung tawag nito. Makapit yung o-ring kasi fit na fit siya. So medyo sungkitin ko konti. Yun. Yun. Okay. So yan. Itanggal ko na siya. Yun. So ito na yung pinaka sleeve niya, piston sleeve. So nandiyan yung striker sa loob, tanggalin natin mamaya. Okay? So lagay lang muna natin ulit diyan. So tanggalin natin yung piston sa loob, yung piston na itong piston, tanggalin natin 'to. Sikit lang. Okay. So, yan na siya yung piston natin. Okay. So, napansin nyo, yung piston ay may mayroong mataas, mayroong mababa. So, yung mababa, nasa ilalim. Ito yung mataas ay sa ibabaw. Okay. So, natanggalan natin yung piston. Maintenance na tayo. Okay? So, natanggal naman natin lahat dito. Wala na tayong dapat gawin pa dito kundi mag-maintenance. So, kung mag-maintenance tayo, kailangan natin tanggalin yung apat na bolt. Ito. Apat. 1, 2, 3, 4. So, kailangan natin natanggalin para pag nag-hugas tayo, naka-separate siya sa motor housing. Itong impact mechanism natin or gear housing natin. Okay? So, yan. So, number 10 yan. Okay? So, ngayon, kung maglinis na tayo, pwede na tayo maglinis nito. So, pwede na tayo maghugas kung marumi na siya. Okay? So, maintenance, hugas, regrease. Ito, pahanginan lang to. Bluhan lang ng hangin. So, ganun din to yung mga cover, buluhan ng hangin. Ganun din to ang cover sa kabila, buluhan ng hangin yan. Okay, so, yung dapat hugasan, itong mga sleeve nya, tapos mga piston, at saka yung itong gear housing. Okay,
At saka ito mamaya yung tool holder. So sana umabot pa tayo ng mahaba-habang oras. Okay? So nabaklas naman natin lahat. Ngayon, ang gagawin natin ay maintenance. So regreasing na tayo. Okay, so medyo mainit lang. Comments lang pag may comments diyan after ng session natin saka tayo sasagot kasi medyo malaki-laki itong gagawin natin. So ilibin ito. So regreasing, tulad niyan bago, may grasa pa siya. So yan yung grasa niya, ganyan lang karami. Okay? So dito may needle bearing na pinapasukan nitong armature shop natin. So kailangan itong needle bearing, ito yung malagyan natin ng grasa. So kuha lang ako dito, lagyan ko muna. Okay. Para siguradong may grasa na to ang needle bearing natin. So ito yung hindi dapat matuyuan. Okay? So nalagyan ko na ng grasa. Ngayon, ibalik ko na siya kasi nahugasan na natin, 'di ba? So na-maintenance na natin. Ngayon, ibalik na natin 'yan. So assemble na tayo ulit. Okay. Sana nasundan nyo. So shout out dyan sa lahat na viewers, Bosch User Groups, Power Tools Team. So torque ko dito ay number 10. Okay. So intact naman, nakalapat na lahat. So next, total may grasa na to. So ibalik lang natin kasi may grasa naman yan. So no need na lagyan pa, mag-additional pa. Okay. So hulog lang natin pag ganyan. Okay. Then shoot natin doon sa may gear. So nakashoot na siya doon sa gear. Okay. So next, itong sleeve. So kung napansin nyo, tulak lang natin. So yun, medyo matigas. Okay. So yun, pansin nyo nalaglag yung striker natin. So ganyan dapat. Next, ito kailangan ko to matanggal yung black. So wait lang, tanggalin ko to. Kailangan ko kasi matanggal itong black na to. Kasi kung mauna to, hindi natin mabalik yung piston. Okay. So natanggal ko siya. Kasi dapat ito yung mauna natin salpak. Yung sleeve bago yung mga striker. Okay? So kailangan natin shoot together with piston sa loob. So hindi niyo na makita 'yon, ako na lang. Yun, okay, pumasok na siya. So andun na siya sa loob. Hindi nyo na makita yun kasi talagang malalim. So next, pwede naman natin siyang kubiran. Okay, kasi na-shoot na natin lahat. So sige na, kubiran na natin. So assuming na nalinis na, regreasing na tayo. So assemble na natin siya ngayon. Okay. Yeah. Okay. So apat na screw. Balik natin apat na screw. So yun, shout out daw kay ano? Man, boss. Shout out daw boss kay Boss Nate. So Boss Nate, shout out diyan. Nate Omlas. So ikis lang. Number 10 pa rin yung torque. Ikis lang pag-ikis. Okay. Okay.
So, nakubira na natin. Next natin ibalik. Ito na yung spring at saka yung sleeve. Shoot lang yan. Okay. So, next. Ito. Assuming na may mga grasa na yan sa loob. So, hindi na natin kailangan i-regress. Next. Ito. So, kailangan naglaro yan. Okay. So, next. Ito na. So, assuming na malinis na to. Okay. So, yan na siya. Buong-buo na. Pero, hindi pa natin ilalagay ito. Mamaya na. So, hanggang dyan lang muna siya. Unahin natin yung armature. Okay. So, yan. Set natin yung mga wire. Okay. So, ito, ibalik ko na dito yung wire dito. Total, nalinis na natin. So, balik ko na. Okay. 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 So, balik natin yung brass holder. Set natin yung wire again. Kasi baka maipit. Yan. Okay. Yun. Yun. Set na. Ngayon, kailangan natin uli ito yung brass holder natin para matulak natin pa ganun bago natin ma-shoot yung armature. Okay? So, napansin nyo, parang napakabilis lang. So, ito naman, may grasa naman yung shafting doon, ay yung needle bearing doon. So, i-shoot lang natin to. Hindi na kailangan i-ano. Total, nabluhan na natin ng hangin, di ba? Nalinis na natin lahat yan. Okay? So, tanggal na natin yung kinalang natin. Okay. So, next. Ito. So, balik na natin yung mga wire. Okay, one down. For sure, na medyo maluwag, balik muna natin yung screw. Pero dito sa kabila, maluwag naman siya, kaya nilagay ko na. So, torque settings, balik lang muna sa number 1. Okay? Or number 2. Okay? So, sa kabila, libre naman. Kaya, nilagay ko na. Okay? Okay. So, balik natin yung wire. Limitan lang natin yung nose. Okay. So, next. Itong alambre natin na maliit. Okay, so alambre natin maliit. Diyan sa kabila, hindi ko muna ipakita. Yung dito sa kabila, hindi ko muna ipakita. Yung diyan na lang sa kabila mamaya. Kung paano sungkitin to, yung spring. Okay. So, balik ko na muna yung contacts. So, yan. Okay. So, ngayon, dito sa kabila, sana makita nyo nga pagsungkit ng spring. So, medyo mahirap na sa akin kasi dito nga sa opposite side, so, nahirapan ako magsungkit. Okay. So, sana nakita nyo yung nasungkit ko. Tapos, balik na siya dyan sa pisto niya. So, kahit kamay lang naman, kaya naman. Okay, so yan na siya. Set na natin. So, ngayon, dito may slot. May slot yan dito. Para dito sa pinaka-cover niya. Okay? So, load ko na yung screw. Ngayon, ikot ko para sa akin.
para dito nakatapat sa akin kasi nandito rin yung flat niya. Okay? So, cover na natin. Kasi kailangan magtugma yung dalawang slot na yon. So, ngayon, balikan natin ng screw. So, kung napansin nyo, mabilis lang tayo kasi ganun lang siya kasimple yung 11A. May, medyo malaki-laki, mabigat, pero simple lang siya gawin. So, number 25. Hanapin ko muna number 25 ko kasi wala namang number to. Tapos, number 9 or 8. Okay. Kaya tumayo ako para madiin ko siya. So, final screw. Okay. Tapos, itong lock nut. Sige, comments lang dyan yung meron mga comments. Okay. So, higpit. Okay. So, next. Muna sa muna. Itong pinaka huli. So, mamaya na natin ibalik yan kasi medyo may kahirapan pa konti ito. So, ganun lang. Sungkit. Ganyan. Oops. Okay, so tumalsik. Okay lang yan. No crabs. Hugot. So, kung may mga dumi ito, pwede natin linisin siya. Kung may mga dumi, kung may mga putik. So, makita na natin yung mga putik dito. Okay? So, yung circlip, ito yung use ng circlip. Yung circlip dito uli. Kailangan matanggal to bago nyo malinis. So, bukan nyo lang ganyan. Tapos, sungkitin ng flat screw na maliit. Wait lang. Ah, okay, so medyo may kahirapan to konti. Okay, so yun, sana hindi bumalik. Oops. Okay. So, nasungkit natin siya na hindi bumalik. Salamat, salamat tayo. Okay, so natanggal natin yung circlip. Yan na siya, tanggalin na natin yan, mga yan. So, ito na siya. So, kung may mga putik-putik dito, pwede na natin malinis yan kasi kitang-kita na natin siya. So, pwede pa naman natin tanggalin talaga ito. Push mo lang yan. Pag-push, ganyan, tanggal yung stopping device. So, dalawang stopping device para matanggal siya. So, push lang din. Ganyan. Okay, so, pwede na natin malinis. Next, balik na. So, simbolo natin siya. Ganun lang. Okay. Okay, one down. Kung napansin nyo, medyo matigas kasi yung spring nga lumalaban. So, balik natin. Ganyan, ganyan. Okay. Circlip. So, balik yung circlip. Ganyan pa rin. So, yan. Medyo may kahirapan ito magbalik ng circlip konti. Okay. Next, ito na. Flat screw na lang yan. Tulak na lang yan. Pero ingat lang. Baka dumulas sa kamay nyo. At kamay nyo matamaan. Okay. So, yan. Balik na natin. So, simple lang. Block. Salpak yung sleeve, salpak na yung rubber cap. Okay. So, almost done. Punas muna ako ulit. So, tapos na yan. Nakaset na yan. Wala tayong problema dyan. Okay. So, salpak na lang yan. Dito. So, kailangan salpak muna itong isang tawag ito. Sleeve din. Okay. So, yan.
Tapos, salpak lang din yan. Okay. So, medyo matigas lang sa konti. Lang. Sumabit yung isang sleeve na black. So, kailangan natin ma-push ito. So, medyo matigas. Kasi talagang bagong-bago pa to. So, gamitan na natin ng pok-pok-pok konti. Okay. Kasi talagang bago pa. Okay. Okay. So, malapit na. Extension ulit. Para i-drive natin. So, nakatayo na ako para at least mataas. Okay. So, lapat pa lang naman yan. Hindi pa yung final paghigpit. Okay. So, ang final na higpit nyan, ito na yung halo natin. So, lapag na natin yan. Final higpit. Okay. Okay. Next. Kabila. Okay. Next, kabila. Okay. So, again, sa mga comments, mamaya natin sagutin. Yeah. Okay. So, almost done. Balik na natin yung handle natin. So, simple lang. Sit lang ganyan. Yan. Then, sit lang ng ganito. Okay. Next, yung bolt. Saka yung lock. Okay. So, malapit na. Ang next natin ay yung cord nya. Okay. So, yung cord. Sorry kung hindi nyo makita kasi dito na sa side sa akin. Adjust ako, balik ako sa number 1 para dun sa switch. Kailangan ko siya ma-shot muna dito sa switch. Okay, then higpitan. So adjust ko muna number 2. Okay, so yung clamp, balikan natin yung clamp dito sa cord. So mamaya, pakita ko lang sa inyo pag nakabit ko na. Kasi medyo mahirap pag pakita ko sa inyo dyan sa side. So yan, pakita ko na sa inyo, nakaset na yan. Yan na siya lahat. Okay. So cover na lang. Ito yung cover. Tapos, 6 na screw. Okay. Number 25. Okay. So, number 25, 8, 9, pwede na, kasi plastic lang siya. Okay. Hindi ko siya na-diin. Dapat diin mo ng todo.
Okay. So, almost done. Okay, so yan na siya. So, simple lang. Pakita ko sa inyo uli. May shootan dyan. Dito sa kabilang side. Shoot lang to. Okay. Then, press lang. Oh, wait lang. Wala akong persa. Dito ako. Okay. So, yun. So, almost done na tayo. Okay. So, ito na yung 11A natin. Buong-buo na siya. Nakakabit na yung cord. Okay. So, ngayon, final testing natin. Kung gumagana ba yung ginawa natin o hindi. Sana gumana. Kung hindi, may nakasaksak na, may mali si Myung. Okay? Good. Buti gumana. Okay. So, done. Thank you sa mga viewers. Kung napansin nyo, medyo tagaktok yung pawis ko. Kasi medyo may makikainitan sa amin dito. And then, shout out again sa mga viewers. Shout out sa boss namin, Boss William Go, Boss Golden, Ma'am Ames, Ma'am Marie, Ma'am Sally. So yun, extended uli yung service week natin. Hanggang July 31. Ay, July 25. Ano, July 25 hanggang July 31. So, may service week pala tayo uli, hindi extended. So, may service week tayo uli, July 25 to 31. Okay? So, tama-tama. So, 3:35. Okay? So, 3:37. So, medyo binilisan ko lang din konti. Bye-bye and see you again. So, every Friday. Okay? So, thank you. Bye-bye. See ya. Shout out kay Boss Nate na naman. Shout out na naman kay Boss Nate daw. Nate Umlas. So, yun. Okay? Thank you.